What's up ulit mga Marcolinians, and for today's video naman guys ay pupunta tayo sa Bracciano. So andito na nga ako guys sa Tiburtina ngayon at dumating na ang kaibigan kong si Diana at nag-order na kami ng cappuccino at saka cornetto dito sa bar. So siya yung makakasama natin guys na papunta sa Bracciano. At ang una namin ginawa guys ay bumili kami ng ticket na nagkakahalaga ng €3.60. So ang round trip namin ay €7.20 each. Tapos yan nga guys at may pa-video naman kami. Tinignan namin yung partensa or yung departure namin at ang oras ay 9:08 at matatagpuan sa platform number 4 or binaryo 4. So ayan na nga guys, sinundan lang namin. So andito na yung train namin papunta sa Bracciano at ang estimated na oras ay 1 hour and 23 minutes. Dito sa loob ng treno guys, syempre emote-emote muna tayo, nag-cheers at saka tinuloy na namin yung breakfast namin. So maganda rin yung weather today at saka pa-chill-chill lang kami at yun nga at nakikita na namin yung castle, which means na malapit na kami sa Bracciano. So eto na nga guys at nagre-ready na kami dahil andito na kami sa Bracciano. Pagbaba nga namin sa Bracciano ay nagulat kami dahil mahangin pero okay lang. Ina-enjoy na lang namin yung weather today at saka ngayon naman ay mahal na araw kaya okay lang na mamasyal at saka holiday naman sa amin. So eto yung station ng Bracciano. Tapos tinuro na ni Dayan yung Castle o Descalchi na pupuntahan namin mamaya pero ngayon nasa plaza muna kami dahil kukuha kami ng map dito sa tourism office. Huwag na huwag niyong kalilimutan guys na pumunta sa tourist information dahil makakakuha kayo ng mga free na mga mapa. Tapos nagpunta na kami dito sa fountain at kumuha ng mga pictures. Tapos ito naman guys yung kumune nila. Tapos dito naman sa side niya ay yung memories ng mga soldiers na namatay noong gwera dahil sa bomba. Siyempre, ino-enjoy na rin namin yung plaza nila dito. Ang sumunod naman namin na ginawa dahil mahal na araw naman ngayon at festa dito sa Italia ay pumasok kami sa simbahan para siyempre magdasal. Pagkatapos noon ay andito na tayo sa entrance ng Castle o Descalchi na pupuntahan natin. Since first time namin na pumasok dito sa castle, kaya excited kami dahil hindi namin alam kung anong makikita namin sa loob. Kaya tuwang-tuwa kami. Tapos dito naman sa side niya guys ay makikita mo yung panoramic view at kita mo na yung Lake Bracciano or yung Lago Bracciano. At andyan naman yung castle na pupuntahan natin mamaya pero ngayon ay kukuha muna tayo ng mga videos at saka photos. At papasok na nga kami at may mga turista na rin na nakapila para bumili ng ticket at andyan din yung mga souvenirs. Kung gusto mong bumili kagaya ng mga ref magnets, keychains at kung ano-ano pa. Bumili na nga si Dayan ng ticket na nagkakahalaga ng €20 dahil dalawa kami with tour guide na yon. At kung gusto naman ng more information ay pwede mong scan ang QR code doon. So andito nga kami sa loob at inaantay na lang namin yung tour guide namin kasama ng mga iba pa na grupo. Eto nga at nagvideo na rin tayo dito sa entrance ng castle. Ang castle na ito ay matatagpuan sa southern shore of Lake Bracciano or yung volcanic lake and it was built in the 15th century. Mabuti na lamang at maaga kami at konti lang ang tao ngayon. Nella parte mediana gli appartamenti adibiti agli ospiti quando loro venivano l'ultimo piano. Andito naman tayo sa parang kitchen nila at sinabi ng tour guide namin kung paano yung pagpre-preserve nila yung pagkain, pagkakatay nila ng mga hayop at kung ano-ano pa. At ayon sa aking pagsasaliksik guys, ang Descalchi Castle is one of the most impressive castles in Italy, Europe and the world. Maraming salamat sa Descalchi family dahil inopen nila sa publiko itong castle na to kaya makikita natin ang itsura ng loob. It also plays host to numerous weddings, galas, and important cultural events throughout the year. At dito rin kinasal ang kilalang personalidad na si Tom Cruise at saka si Katie Holmes.
Marami pa kaming mga pinasok na mga rooms, pero syempre guys, mas maganda kapag bisitahin nyo talaga itong Castle Odescalchi. Ngayon naman guys ay aakyat tayo at pupunta na tayo sa tower dahil doon ay sobrang ganda. At andito na nga kami sa taas at kung mapapansin nyo ay overlooking na yung Lake Bracciano. Hindi ko talaga maipaliwanag yung kaligayahan na nadarama ko ngayon dahil hindi ko akalain na makakapasok ako dito sa castle na to. At mamaya ay papasyalan din natin yung church na tinuro ko. Alam mo yung feeling na parang nag-time travel ka at andito ka ngayon sa castle at isa ka sa mga tao na nabubuhay noong panahon ng 15th century. Yung church naman na sinasabi ko na pupuntahan natin mamaya ay ang Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano Protomartire. At tuwang-tuwa nga kami dahil ang dami-daming mga nakuhang mga videos dito, kaya kahit na magstay pa kami dito ng matagal ay okay lang dahil nag-e-enjoy naman kami dito sa tower. So ito naman si Diana at nag-emote-emote na rin para makuhanan ng video. Ito at papunta naman kami sa ibang park at sobrang sikip ng dadaanan na to, pero okay lang. At dito naman sa bintana to, kapag dumungaw ka ay makikita mo ang napakagandang Lake Bracciano. So punta naman tayo dito sa armory at mga weapons nila. Siamo dal principe Ladislao Odescalchi alla fine dell'Ottocento. Dovete pensare che la collezione è costituita da 2500. First time ko talagang pumasok sa castle, kaya gusto ko madami akong videos, kaya nagpa-video rin ako kay Diana. Nakakamangha rin mga Marcolinians yung mga paintings at mga artworks dito sa loob ng castle. Ecco perché trovate i letti molto corti, ma non solo, anche gli stipiti delle porte, avete notato? Andito naman tayo mga Marcolinians sa science room. At ngayon naman ay andito tayo sa Room of Hercules or yung sa mga weapons nila. Andito naman tayo sa Gothic Hall. Andito naman tayo sa Sicilian bedroom ngayon. Almost 2 hours din yung pagstay namin dito sa castle at hindi namin namalayan yung oras dahil nag-e-enjoy kami. At ngayon naman ay palabas na kami at natapos na ang pag-visit namin sa castle. Antabayanan nyo guys ang part 2 dahil madami pa tayong papasyalan dito sa lugar ng Bracciano.